Rolling na ba to? Uy, andyan pala kayo mga ka-person. So, what's up mga ka-person? So, eto, dito ulit tayo sa Toyota Angeles para mag-review nitong 2023 Toyota Fortuner G Automatic. So, as we all know guys, itong si Toyota Fortuner is one of the best-selling SUVs in the market. So, itong Fortuner na nasa tabi ko, ay ito yung entry level or yung base variant nito ni Fortuner. Siyempre, bago natin umpisahan ang full review natin, don't forget to like, comment, and subscribe to my YouTube channel, Louie Castro TV, para updated pa tayo sa mga susunod pang uploads and videos. Umpisahan na natin ang review. Let's go! So to start our review, dito tayo sa harapang park or front fascia ni Toyota Fortuner G. So to start off, dito tayo sa headlights niya. So as you can see, ito yung headlight niya ay meron siyang character lines na chrome dito sa bandang baba. So kung nakikita niyo itong nasa baba. And then meron siyang bi-beam LED headlights. Ibig sabihin ng bi-beam, ito ay meron lang siyang isang LED na bulb. So yung high and low niya is nanggagaling lang sa isang bulb lang. So projector headlights. So dito sa bandang baba, sad to say guys, itong si Toyota Fortuner G ay wala siyang fog lights. So unlike kay V, Q, and LTD, eh, meron silang fog lights. So dito, replacement niya is meron siyang front clearance sensors dito sa bandang baba. So dito naman sa pinaka lower part is nandito yung park light and itong side turn signal lamp niya na halogen type bulb sila. So yung sa grill niya is meron siyang matte black finish na grill. So ito yung Toyota emblem. So sa bandang gitna ay meron siyang color kid finish bumper and meron siyang matte black finish sa may bandang baba. Dito naman sa tires ni Toyota Fortuner G ay meron siyang 265 by 65 R17. So ito yung design ng rims niya. Meron siyang two-tone machine cut finish alloy with 6 studs. Toyota emblem, nandito siya. And then for the front suspension, guys, meron siyang double wishbone. And for the rear suspension, is naka-multi-link suspension siya. So for the braking system naman, guys, is naka-disc brake siya, front and sa rear. So pareho lang yung braking system niya sa harap and likod. Ito naman, as you can see, so meron siyang over fender. So napaka-minimalist niyan, guys. So approximately, nasa 2 inches lang yung lapad nito. So yun guys, dito naman sa side mirror ni Toyota Fortuner G, meron siyang color kid finish sa bandang taas. Then nandito yung side turn signal lamps niya. So ito siya, LED side turn signal lamps. And then sa bandang baba, meron siyang matte black finish sa side mirror niya. And then for the belt line, as you can see, hindi siya chrome guys ha. So yung dito sa belt line niya is matte black din siya. So all the way hanggang doon sa likurang part ng mga pinto natin. So to continue guys, dito naman tayo sa interior ni Toyota Fortuner G. So ayun nga pala, ito si Fortuner G automatic guys is wala siyang smart entry system. So keyless entry lang siya with remote. So to continue guys, ayan yung startup niya. Start natin siya. So dito tayo sa panel gauge niya guys. Yung sa left side ng panel gauge is itong RPM gauge. So, sa bandang baba is itong temperature gauge niya. And then, ito sa gitna is meron siyang MID display. So, ayan, as you can see, dito niyo makikita yung mga information. Mostly, makikita natin sa mga sa fuel consumption, yung range, ayan, echo indicator. So, nandiyan lahat ng settings na makikita natin ng info na sasakyan. Ayan. So, dito naman sa bandang right side, so, ito yung speedometer niya and yung fuel gauge niya. So, dito naman tayo sa steering wheel ni Toyota Fortuner G. So, meron siyang urethane finish na steering wheel. So, for the left side, ito yung audio switch, volume up and down, selector, mode, voice command, and itong paghang up ng calls. Okay? So, itong sa right side naman guys, is ito yung controller ng MID natin. So, dito natin makokontrol. Ayan, itong MID. So, ito yung parang joystick mo or controller. So, ito yung mga arrows niya. And then, to press enter, ayan, makikita nyo yung mga settings na preferred natin. So, ito naman is yung back button and then yung sa home niya. Alright, so, itong si Toyota Fortuner G. Ayan. So, adjustable siya.
with tilt telescopic. Ayan. So, pwede nyo siyang i-adjust kung gusto nyo siyang hirain. Ayan. Ayan. So, kung kayo ay driver na medyo maikli ang mga kamay, guys, pwede nyo siyang ilapit sa inyo, no? So, if medyo mahaba naman yung inyong kamay, ayan, isagad nyo lang siya. So, nandito yung lock niya. Ayan. Dito naman sa head console, guys, ito yung map light niya. So, yung usual pa rin. And yung sunglass holder. So, visors, wala siyang mirror dito. And then, si passenger side, meron siya. So, yun guys, walang karapatang mag-make up yung mga gagamit dito, no? So, usually kasi, ang nagme-make up daw is yung mga babaeng sakay natin. Yung mga misses natin. So, sila lang daw yung may karapatang gumamit ng salamin dito. Tayo daw, wala. Meanwhile, moving on guys, dito naman tayo sa audio display ni Toyota Fortuner G. So si Toyota Fortuner G ay may 7 inches audio display. So ito yung functions niya, meron siyang ayan. So Bluetooth, radio, Apple CarPlay, Android Auto, USB. So iPad, so andito na lahat, no? So yung USB plug natin guys is andito siya. Ayan, so andito yung plug na USB. And ayun, sa mga hindi nakakaalam, Apple CarPlay, Android Auto, you just have to plug your phone directly with cable papunta dito. So lilitaw na yung apps na preferred natin. Usually yung YouTube, Waze, yung mga ganon. So hindi mo na kailangan pa ng SD card para makapag-navigate or makagamit tayo ng navigation. So yung guys, yung reverse camera niya, ito yung display niya. So habang inuurong natin. And then meron siyang clock dito. Ayan. Then hazard button. Bali ito si Fortuner G, may 6 speakers. 1, 2, so ayan yan yung mga tweeters. Then dalawa sa pinto ng first row and dalawa sa second row. So dito naman sa bandang baba is yung seatbelt indicator. And then dito sa lower part, sad to say guys, ito si Fortuner G Auto ay meron pa rin siyang rotary type aircon. So hindi siya auto climate control katulad ng sa Fortuner VQN LTD, no? So manual pa rin sila or rotary. Then dito sa bandang baba, meron siyang pocket and 12 volt outlet. So dito naman guys, sa center console niya is meron siyang, ayan, piano black finish. Ito oh, yung sa cup holder niya. So meron siyang dalawang cup holders dito. Then dito sa stick niya is urethane finish pa rin. Same lang, so yung stick natin or yung transmission natin is automatic, bali park, reverse, neutral, drive, and meron siyang sequential. So plus, minus, ayan. So dito naman is meron din siyang drive mode switch. So eco, pag gusto nyo magtipid, then power mode if gusto nyo ihataw yung sasakyan. Then yung traction control. Ayan. So dito naman guys sa passenger side is meron siyang mga glove box dito. So itong sa taas wala siyang cooler box. So ano lang siya, for compartment purposes. So dito guys, so same pa rin, glove box, then meron siyang cup holders dito. Ayan. Kabilaan yan guys, no? Ayan, so masasabi ko, it's a bit basic. So yun nga, like nasabi ko kanina guys, ito lang yung entry level, no? Entry level ni Fortuner. So ito yung cheapest variant ni Fortuner. So dito naman guys sa seats niya, ayan, bali fabric siya. Yung color niya is parang gray or brown. I'm not sure, sorry ha, colorblind tayo mga person. Pwede na! Pero ayan, ayan yung design niya. Ayan, meron siyang parang zebra. No? Ayan, no? Zebra yan eh. Tapos ito, meron din siyang stitches dito. So dito yung center armrest with compartment. So sa power features niya guys, power side mirrors. So dito yung switches niya. Lock and unlock ng doors. Locking ng windows. And yung retract ng side mirrors. Auto retract siya. Ayan. So ito yung sa power side mirror or power assist. So ito yung joystick niya. So toggle up and down side. Ayan. So dito lang sila. Then dito guys, meron din siyang cup holders. Ayan.
So yung sidings niya guys, ayan yung design. So meron siyang black trim dito sa bandang taas, is urethane finish. So yung fabric na color black, andito siya. So dito naman sa lower left side ng driver natin is andito rin yung switch ng parking sensors. So yung lever ng fuel tank and yung sa hood. And guys, dito sa second row, standing at 5'8 and a half, ito yung leg room niya. Na? So maluwag siya. So as you can see, meron pa siyang isang kamao, no? Yung space niya. And then sa headroom, yun lang sa headroom, medyo hindi ako ganun ka-satisfied since medyo konti na lang talaga yung clearance, no? So kung siguro kung mga nasa 6-footer ka, mas mararamdaman mo or siguro mas tatama yung ulo mo dito. So yun nga guys, tiis pogi ka nga. Dahil sporty look ito si Fortuner, kaya siguro medyo mababa rin yung roof niya. Dito naman sa second row guys, ayan. So ito yung switch ng aircon niya. Sa rear aircon and yung cabin light. So yung aircon vents ng second row, andito sila sa bandang taas. Ayan. So sa sidings niya, same pa rin. Urethane finish. And itong black fabric, power window switch, and meron siyang cup holders dito sa bandang ilalim. So yun guys, to tumble the seat sa second row. So hihilayin nyo lang to lever na to. And then magpo-fold na siyang mag-isa, no? Para makapasok rin yung mga passengers natin sa third row. So yung space din dun sa third row guys, like nung sa previous vlog natin na Fortuner LTD, is same lang naman sila ng space din. So ang space niya sa likod guys, standing at 5'8", ayun nga, medyo hindi tayo naging komportable, no? Ang advisable lang usually na umupo, medyo maliliit na tao, hindi katangkaran, at yung mga bata. 1 minute later. Dito naman tayo sa rear part nito, yung Fortuner G Automatic. So ito yung design ng taillights niya guys, ito siya. So as you can see, meron siyang parang dalawang guhit, no? So LED taillights, ayan. So silver accent na plate garnish with the Fortuner emblem. Ayan, so taillights, then yung Toyota logo, and then meron din siyang rear sensors, ayan, reverse sensors, dalawa, and meron din siyang reverse camera dito. Wow. So bumper naman, sa lower part is yung reflectors, ayan, then meron siyang parang matte black finish dito sa bandang ilalim. So maganda rin siya, ayan, and ito, reflector din, nandito siya. And then yung spare tire niya guys, is andito siya sa baba. So same pa rin siya nung stock na rims ni Toyota Fortuner G. Then dito naman sa spoiler, ayan yung spoiler niya guys. Ngaso. Amazing. Ayan. Ayan yung design niya guys. So rear spoiler with third brake lights. So sa antenna guys, ayan meron siyang shark fin antenna to add more aesthetic. Ayan, napaka-aesthetic kasi talaga at uso ngayon ang mga shark fin antenna. So ayan guys, dito naman sa third row or trunk ni Toyota Fortuner G. So same pa rin naman sa mga na-discuss natin doon kay Fortuner LTD. So yung mga tools niya, so yung jack and yung basic tools andito. And then sa ating third row seat. Ayan. So if fold siya, hilahin nyo lang tong recliner niya and then hilahin nyo lang tong ayan. So pwede nyo na siyang ihang papunta doon. So, rear aircon vents sa third row. Ayan guys. Cup holders, meron din siya dito. So, andito yung 12-volt outlet niya guys. Andito na sa trunk. So, meron din siyang mga hooks. So, kung meron kayong mga pinamiling isda, baboy, manok, sibuyas, yan. Ayan, meron siyang kabilaan guys. To continue our review, dito naman tayo sa engine ni Toyota Fortuner G Automatic. Bali, ang engine nito guys is 2GD FTV high with 4-cylinder inline 16-valve dock with variable nozzle turbo and with intercooler. So ayan guys, meron siyang turbo. Ayan. So usually dito yan nakapwesto. So bandang left side, no? Then yung intercooler niya ay dito siya sa harap. Ayan. Ayan. Sa harap ang part. Sa harap siya ng radiator. So syempre para makasagip ng hangin and mapalamig niya yung turbo natin. Sa displacement niya guys, is meron siyang, to be exact ha, meron siyang 2,393 cc. Ayun, then meron siyang max output na 150 horsepower at 3,400 rpm
and it has a max torque of 400 newton meter of torque at 1600 up to 2000 rpm. Ayan guys, so fuel type guys is diesel siya, since guys pinulout na ni Toyota yung gas variant ni Toyota Fortuner, so wala nang gas sa Fortuner na. So ayan guys, sa fluids niya, so andito yung brake fluids, windshield washer fluid, coolant, and yung dipstick, nandito siya. So sa dimensions naman ni Toyota Fortuner G guys, meron siyang 4,795 by 1,855 by 1,835 millimeters. Bali ito si Toyota Fortuner G automatic ay available in 4 colors. Meron siyang white, silver, gray, and the black color. So yun guys, para sa akin, my personal opinion guys, ayun, medyo nakulangan lang ako ng konti sa features niya. Though, yun nga, ang sinasabi natin, syempre, nasa price range pa rin naman ng budget natin yan. So, syempre, kung gusto niyo ng SUV, imagine 1.8 million, meron ka ng Fortuner. So, Fortuner is, alam naman natin, so meron na siyang history na matibay at reliable. So usually ang ano natin, ang pinakalaban pa rin talaga natin diyan is yung quality, durability, and reliability ni Toyota. So parts availability, service, after sales, resale value. So yun guys, ito si Fortuner G automatic ay may tag price na 1,802,000 pesos as of today. This January 15, 2023, ayun yung price niya. So medyo marami kasing nalilito since kasi medyo nagkakasunod-sunod ang price increase. Kaya kung ako sa inyo guys, kumuha na kayo ng sasakyan as early as now, no? Kasi yun nga, dahil sumusunod na rin sa inflation ang mga sasakyan, tumataas na rin ang mga presyo nila. Pwede na! So yun guys, if you have any questions, inquiries, or violent reactions guys, ayan. You can directly message me at my Facebook accounts or social media accounts. Louie Castro, Toyota Angeles, Pampanga. And yung personal page ko, Louie Castro TV. And also, don't forget to like, comment, subscribe to my YouTube channel, Louie Castro TV, para updated pa tayo sa mga susunod nating uploads or reviews. So yan guys, maraming salamat sa panonood guys. Till our next vlog, bye! Bruh!